Sa kabila ng umiiral na gun ban, ilang kaso ng pagnanakaw at iba pang krimen ang naitala sa mga nakalipas na araw sa Metro Manila. Ayon sa grupong Movement for Restoration of Peace and Order, hindi may kakailang dumarami ang mga krimen tuwing papalapit ang eleksyon. Pero paglilinaw raw ng PNP, bumaba pang araw ang bilang ng mga krimen ngayon. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Aguraman. Joseph, tama ang sinabi mo, no, habang papalapit ng eleksyon at sa kabila nga ng pinapatupan na gun ban, eh halos magkakasunod nga ang nangyayaring krimen lalo na dito sa Metro Manila. Pero ayon nga dito, mismo sa hepe ng PNP na si General Alan Purisima, mababa pa raw ito, ano, yung mga crimes involving firearms kung pagbabasihan natin ang national statistics. Bagamat na nakakabahala nga ito, ano, ayon nga sa Movement for Restoration of Peace and Order, eh naniniwala naman sila na yung mga ritong krimen eh wala naman daw kinalaman pagdating sa eleksyon. Nagkalat ang mga pirapirasong salamin sa harap ng remittance center na ito sa Parañaque City matapos looban ng anim na armadong lalaki mag-aalas 11 ng umaga kanina. Ayon sa mga otoridad, nasa 60,000 piso at ilang cellphone ang natangay ng mga suspect. Nangyari ang panuloob ilang araw lang matapos namang pasukin ng mga hinihinalang Martinyo Gang ang isang jewelry store sa loob mismo ng SM Mega Mall. 1 milyon ang halaga ng mga alahas ang natangay. Tanghaling tapat naman kahapon, nang patayin ang isang negosyante sa San Juan, nangyari ang sunod-sunod na krimen in broad daylight at sa mga mataong lugar pa sa gitna ng pinaiiral na gun ban. Kaya ang grupong Movement for Restoration of Peace and Order nababahala sa magkakasunod na krimen. Pero ayon sa PNP, bumaba ang krimen lalo na ang may kinalaman sa baril. Although marami pa tayong na-highlight ngayon yung mga incidents, but the national statistics, bumaba po yung krimen ng involving firearms. Ito kinalaman ang nalalapit na eleksyon sa insidente ng mga pagnanakaw at iba pang krimen na nangyari kamakailan. Kaya wala raw ang ikangay money-making crimes para sa eleksyon. Malinaw raw ang mga na-establish ng motibo sa mga naganap na krimen. I don't think na ganun na yung intention ng mga nagnanakaw. Not for elections but intent to gain talaga ng mga criminals. Kung itong mga nagtetake advantage sa ating mga kababayan na ganito are just trivialized criminals, plain criminals na sinasamantala yung nakikita nilang pagkukunang ng ating mga pulisan sa mga lugar. Ganito rin ang paniniwala ni Teresita Angsi. Kasi maliit lang yan kumpara sa mga dapat nilang gastusin and they risk their reputation that they get money out of crimes. Pero iba raw ang sitwasyon sa mga probinsya. Sa rural areas, marami, no? Lalo na sa mga kidnapping, ganyan. Nakikita natin yan. Dagdag pa ni Angsi, hindi raw may kakailang tumataas ang krimen tuwing papalapit ang eleksyon. The police are also overstretched, no? Ang dami nilang kinocover, ang dami nilang pinagtutuunan ng pansin. Aside from that, ito na nga mga taong dating alam nila na may mga armas, ngayon ay mga walang armas. So they take the opportunity. Sa datos ng PNP, nasa mahigit 14,000 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng pagnanakaw mula Enero hanggang Mayo noong 2010, election year. Noong 2007 naman, nasa 2,000 ang mga kaso ng pagnanakaw. May naitala namang 26 cases ng kidnapping mula Enero hanggang Mayo noong 2010. 11 kidnapping cases naman noong 2007. Pagtitiyak ng PNP, lalo raw pinaigting ang pagbabantay, hindi lamang sa mga checkpoint kundi maging ang operasyon laban sa loose firearms. Pero Joseph, yan ang sinasabi ng PNP, ano, gaano man daw kaigting at kahigpit ang kanilang pagbabantay, lalo nga sa checkpoint, ano, ay ipinapatupad lamang ang kanilang tinatawag na plain view, malaki pa rin daw di hamak ang tulong ng mga individual or taong bayan in general. Kaya nga ang kanilang pakiusap, pag may mga ganyan, huwag humag at ubiling isumbong sa kanila dahil malaking bagay raw ito para sa kanilang operasyon. Joseph? Okay, Sola, ipagpalagay na natin, no? Sinasabi ni PNP bumaba pa, pero yung frequency, hindi ba tayo nababahala doon na halos ayata araw-araw, naririnig tayo na pinatay sa isang banko, nagwiwiro sa banko, o kaya minilooban na kung ano man. Yung frequency, anong sinasabi ng PNP dyan? Hindi ba parang may statement na nangyayari dyan?
Alright. Ang sinasabi kasi nila, Joseph, ng kalulungkot daw no, na nahahighlight lamang yung mga krimen. Pero kasi ang sinasabi nga, ang basihan, para masabi nga nila if there's an increase, decrease sa mga crime rate, eh, sa statistika nga. Dahil kung ang pagbabasihan nga ang statistic, hindi lamang dito sa Metro Manila, bagamat dito nga no, nahahighlight itong mga sunod-sunod na krimen simula nung last week, over the weekend, at itong linggo lang, eh mababa pa rin naman daw yan. Especially, Joseph, involving nga itong mga firearms. Dahil di hamak daw na napakalaki ng naitulong nitong kanilang ipinatupan na gun ban at yung kanilang mga designated na mga checkpoint. So, are they saying effective yung mga checkpoints? Eh, considering parang medyo wala yatang regard para dun sa mga checkpoints, yung mga nakikita natin ng mga krimen. Alright. Joseph, ang sinasabi talaga ng PNP ay napaka-epektibo nitong mga checkpoint. That despite na plain view lamang sila, alam naman natin na talagang ang plain view talagang titingnan lang nila at hindi sila pwede talagang mag-search talaga doon sa sasakyan. Ano? Pero starting po nung ipinatupad ang kanilang gun ban, may na-apprehend na po sila na almost 300. Tapos meron na rin silang mga papaila ng kaso itong mga nahulihan nga nila ng loose firearm. So in that way, masasabi pa rin daw ng PNP na naging epektibo ito dahil meron silang mga nahuhuli at in fact, may mga kakasuhan na dahil sa paglabag nga dito sa election gun ban, Joseph. So ito siguro concern din ng ating mga kababayan. Natanong ba natin yung PNP na safe pa ba tayo sa ating mga kalye? Joseph, in all interviews that we conduct sa PNP, lagi natin tinatanong, ligtas pa nga ba ang Pilipinas, lalo na dito sa Metro Manila? Lagi nilang sinasabi sa kabila ng mga pangyayaring yan, iligtas na ligtas pa rin naman daw dito sa Metro Manila. Lalo na ngayon, Joseph, na intensified ang kanilang pagbabantay dahil unang-una, may gun ban. At pangalawa, kumbaga naka-alerto talaga ang pulisya dahil nga sa pinapatupad na ganyan at mahigpit ang kanilang pagmumonitor, hindi lamang sa intelligence gathering, kundi pinapakalat nila. Nakalulungkot nga lang sabi nila may mga nangyayaring ganun dahil una nga, Joseph, na-establish ang motivo ng mga yan. Hindi naman daw yan tumira ng, magnakaw tayo sa isang bangko. Kumbaga, matagal nang pinagplanuhan yan. Nakalulusot lamang daw dahil nananamantala sila sa sinasabi ngang kakulangan ng mga pulis. Halimbawa, titira sila kung saan alam nila ang walang deployment at inaari nila siyempre kung kailan siguro aalis sa pwesto ang mga pulis, anong oras sila magro-roving. But despite that, Joseph, uulitin natin, ang sabi ng PNP, ligtas pa rin po sa Metro Manila, lalo na sa buong Pilipinas. Okay, sana naman. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.